Nga mga Reba, kung usapang stocks, to stop, Raider FI pa din yung nangingibabaw pagdating sa power. Yan yung truck ng San Miguel na nabali. Sabali ngayon mga karepa, ipag-usapan natin is regarding kung alin ba yung mas maganda. Ito ba ang Raider 150 FI or itong bangong labas na Sniper 155 BBA? Ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Ayan, so marami pa rin sa atin yung nahihirapan sa pagpili kung alin ba yung mas maganda sa dalawang underbone na to. Alin nga ba ang mas maganda? Alin ba yung mas maganda pagdating sa power, sa riding comfort? Ayun, so pag-usapan natin yan mga karepa. Ito lang si Raider 150 FI, isa kare-release lang noong 2017. At ito nga ang Raider 150 FI natin, isa as ginawang pagtapat sa dating Underbone King, which is yung Sniper 150. So ngayon naman, ito naman yung suma-challenge sa ating Raider FI, which is ito nga ang Sniper 155 na masa dinagdagan nila yung displacement at specs. Amelia Holmes Legaspi. Yan nga mga Reba, kung usapang status, kung usapang stock to stop, Raider FI pa din yung nangingibabaw pagdating sa power. So yun nga guys, mga Repa, meron naman tayong kanya-kanyang preference pagdating sa pagbili ng motorsiklo. Hindi porket maganda tong MC na to para sa'yo, mas maganda na para sa kanya, di ba? So meron tayong kanya-kanyang taste. Ang iba gusto ng scooter, yung iba sports bike, and tayo naman is mas prepare natin yung underbone. Kasi una sa lahat, wala naman tayong pang sports bike. Saka masyadong mataas, hindi sa height natin. tamang-tama lang talaga yung mga underbone sa mga tulad natin na ma-height na 5'4 pababa. Pero siguro pag mga 5'6 pataas, yon sports bike. Ayun nga, so noong to panwas tayo mga karepa, huwag na natin pagkatalunan kung alin ba yung mas maganda, kasi lahat naman ng motorsiklo maganda. Hindi naman yan gagawin ng nagdesenyo niyan o gumawa niyan kung hindi yan maganda, diba? At wala rin bibili niyan kung hindi yan maganda sa paningin ng mga buyers. Shout to the Negro Bridge. Alright. Kaya nga sa mga Repa, hindi po kaya't mataas yung mataas na CC yung motor natin, isa magyayabang na tayo. At mabalitin natin yung mga ibang MC users na gamit lang isa China bikes. Ayun sa mga Repa, marami din akong kilala na China bike users. Ayun nga, so hindi natin masisisi kung bakit China bike yung meron sila. Kasi magkakaiba naman tayo ng sitwasyon sa buhay. Yung iba, kaya magkas ng sports bike, ng big bike. Ako nga, hulugan pa tong Raider. Saan ba kaya sa ating mga kapwa riders na kaunti lang ang kita sa araw-araw at sumusuporta sa kanilang pamilya at kailangan syempre
walang service papunta sa trabaho nila. Kaya yun, so bakit sila, bakit China Bike yung pinagili nila? Kasi yun lang yung kaya nilang na i-afford. Diba? So huwag natin pagtatawanan yung mga kapariders natin na China Bike user lang or mga small CC lang yung gamit. So ito na nga, pagdating sa maximum power mga karepa, mas lamang pa rin ito si Rider 150Fi kasi mas mataas yung maximum power niya at marami na din test ang ginawa regarding kung sino ba yung mas malakas sa dulo. So ayun nga, ito mas malakas pa rin sa dulo itong Rider 150Fi. Alright, shout out sa Stipers. Ayun nga, so maximum power, torque, mas labang itong si Sniper 155 at pagdating naman sa maximum power is labang itong si Raider 155. Ito nga pala guys yung ano, yung truck na na-accidente nung nakarang araw. Or mga karitap to. Gagi. Alright. Yan yung truck ng San Miguel na nabali. Ito pala nangyari yon, yung truck na nawalan daw ng preno. Ayan, so ayun siya guys, yung truck na kumitil ng dalawang buhay eh, kasi dalawa yung namatay dyan eh, yung nadamay, yung nakamotorsiklo at yung bystander lang sa tabi. Ayan guys, so ingat-ingat lagi kayo. Lalo na tayong mga nakamotor, siyempre riders, na kapag may mga kasabay tayong mabibilis na truck is mag-iboy na lang tayo. Kasi maraming kamote na yun eh. Kamote driver ng ano, truck. Kahit kargado, mabilis magpatakbo. Leche yan. Ayan nga, so mga karepaps, yung R150Fi pa din yung naghahari pagdating sa top speed. Kung stock lang yung pag-uusapan. Ayun guys, so pag-usapan natin ngayon yung BBA. Yung BBA na meron itong si Yamaha, yung Yamaha Sniper, which is ito nga ang bagong labas na si Yamaha Sniper 155cc. Alright. So ano nga ba yung advantage? Ay, by the way guys, ito nga palang BBA is exclusive lang siya sa mga Yamaha units. Kumbaga, Yamaha lang ang meron ito mga karepaps. So ano nga ba yung BBA mga katupa? So isa ba itong malaking advantage sa power ng Sniper 155cc? Which is wala yung dating Sniper 150. So ano nga ba yung advantage ng pagkakaroon ng BBA nitong bagong Sniper 155 na linabas ngayong 2020? So isa ba itong malaking advantage pagdating sa power and fuel efficiency? Ayun nga, yung BBA na meron yung kahit na yung ibang Yamaha katulad nitong NMAX, yung Aero, right, yung R15, ito nga yung BBA mga karepas na meron yung Yamaha, yung bagong Yamaha 155cc is nakakatulong siya para mas maging matipid sa fuel consumption yung Sniper. Ayun nga guys, so porket merong BBA yung Sniper 155cc natin is malaking kalamangan na yun sa ating Raider 150. Pagdating sa ano, sa fuel efficiency, mas merong kalamangan itong si Sniper 155. So power, Raider 150Fi, riding comfort lamang sa Sniper 155cc, and fuel efficiency mas lamang itong si Sniper 155cc, which is yung bagong linabas ngayong 2020, past yung last year. So yun guys, kayo pa rin mismo masusunod kung ano yung mas prepare nyo na motorsiklo, kung ito ba yung
kung ito ba, kung Raider 155i ba or Sniper 155. So kayo pa rin yung mag-decide kung alin yung mas prepare ninyo. So ayun, so nabigay ko na yung mga sample review or comparison regarding sa dalawang underbow na nasa top list or nasa top list ng ating mga small thesis or underbow. Ako kasi guys, kung ako yung tatanungin, mas prepare ko talaga yung ano, yung R150Fi kasi maingay yung Raider eh. Kahit no need na natin magmakalakal pipe or mag-upgrade ng power pipe, which is bawal nga sa LTO. So malaking ano na yun. At yun nga, so meron itong R150Fi natin ng mga qualities na hinahanap ko sa motor. Although naangas rin naman yung Sniper 155, lalo na yung bagong labas na 155cc na talagang sobrang maporma. And kahit hindi mo na i-customize or lagyan ng sticker ng mga bolts, is maganda na talaga yung Sniper 155. So yun guys, so kayo pa rin naman yung mag-decide kung alin, kung ano yung mas maganda para sa inyo. Kasi yung iba gusto yung ano, yung ganito nga Raider FI na payat. Meron namang mas prepare yung mga lalaki yung gulong. Mataba, this is itong Sniper 155. So meron tayo guys na kanya-kanyang mga taste or preferences pagdating sa pagpili ng motor. So isa pa nga palang advantage ng Sniper mga karepa is yung pagkakaroon nito ng malaking gulong. So sa talagang sobrang gaan niya at ganda sa mga sa track or sa cornering. So napakalaking advantage ng pagkakaroon ng malaking gulong ng Sniper 155. At meron na din ako nakita ng video, which is yung Carrera between Raider FI and Sniper 155 ay yung Sniper 150 is talagang lamang sa track or sa mga kurbada yung Sniper. Pagdating naman sa drag or sa straight na mga kalsada, yun nga, hindi natin mapagkakaila na mas lamang sa power itong si Raider 150 FI. Ayun, so yun lang guys. So ayun lang guys, so hope na nabigyan ko kayo ng idea and information regarding sa ating topic ngayon, which is kung alin ba yung mas maganda, ito ba ang Raider 150 FI or yung bagong 155cc na Sniper. Alright, so abangan nyo ulit guys yung aking susunod na mga uploads. Don't forget to like and subscribe and baka share na din and hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga latest video uploads. So ride safe guys and enjoy lagi yung rides and peace out.